May ipiflex lang ako sa inyo, nakakaiwan na naman. Tsaka meron ulit tayong mga bagong hatch. Dudukutin natin, no? Galit pa yung parents. Medyo very good kasi dalawa-dalawa yung nabubuhay. Parang magiging puti na naman ito. Naku, may sugat sa ilong. Ito, ang titignan natin ngayon. Kakaiba yung kinalabasan ng inakay na to. Ina-expect ko na magiging siyang check or P-check, pero ang lumabas, bar pattern. Ang inakay na to, obviously, dilute. Anak to nila Hilda at saka ni Clint. Ayan sila, oh. Ayan, happy family, no? Puro parehong dilute yan. Kaya kalamangan, dilute din ang ilalabas dahil meron na silang tatlong copy na available sa pairing na yon. Pero, ang nakakatawa na ito, hindi ko ina-expect na bar pattern, no? Kasi dominant yung mga check tsaka t-check. Parehong t-check yung pattern na itong dalawa, eh. Ng parents na ito. Bago tayo magpatuloy, silipin muna natin dito yung anak nila, Bongbong. Ito yung nag-produce ng mga kulay puti natin. Kasi nag-hatch ulit sila. Ayan, no? Dudukutin natin, no? Ito yung parents ng dalawang puti. No? Kung maaalala nyo, ito. Yan, yung mga puti na yan. Yan, ito yung parents. Dudukutin na natin to. Ayan, no? Meron ulit kalbo. Tapos itong isa, hindi na siya kalbo, no? Yan. Klaro-klaro, blue base na to. O, parang kaparehas ni Hook. No? So, tingnan natin kung magiging kapare. Sana magiging kaparehas ni Hook. At ito naman, ito maganda. Itong inakay na to. Tingnan nyo, ha. Parang magiging puti na naman ito. Pag ito naging puti pa, hindi ko na ibe-break yung dalawang yan. Si Bongbong tsaka si Flash. Bata pa yung ano, yung mga naunang clutch dito. Ayun, nandun. Ayun, silang dalawang puti. Pero na-hatch nila to na maayos. Ibig sabihin, naglilimlim sila, may inakay pa. No? Tapos nung pag-aalis ko, ilang araw lang, napisa. Dito sa kabila, ganun din eh. Silipin natin to mamaya. Balik muna natin to, no? Yun lang, balik na rin tayo sa video. Balik tayo dito sa inakay na to. Sa kulay ng balahibo niya, parang grayish, no? Siyempre, blue base. At ang kagandahan, yung balahibo ng kanyang windshield. Parang merong brush stroke ng kulay puti. Ewan ko kung nakikita dyan sa camera, no? Parang meron tayong maliit na chance. Pwede itong maging blue grizzle. Ang pangatlong blue grizzle na natin to na bar pattern. Yung una kasi natin na blue grizzle, si Hero, namatay. Hinatak ng kung ano. Hindi naman mahatak yan ng tao. Suspecha ko doon, hinatak yun ng hayop. Pero hindi ko malaman kung anong hayop ang humatak doon. No, hinatak yung ulo niya doon sa kulungan, no? At na-deads. Hindi ko binidyo yun. Yung sumunod naman, ganto din yung kulay, blue grizzle na dilute. Anak naman yun ni Zilong tsaka ni Cream O, nadali sa bulutong, hindi siya nakasurvive sa bulutong, no? Dalawa sila, hindi nakasurvive. So balik tayo sa inakay na to, posibleng maging ganito din yung kulay nitong inakay na to, blue grizzle na dilute. Sipatin natin yung sa kanyang ulo, medyo maganda yung pagkakatimpla ng ulo niya. At congrats na naman sa atin, no? Supple na naman ang bulutong, tinamaan na naman. Huwag kayong mag-alala, mga ibon. Kapag ka tayo na monetize, papabakunahan ko kayong lahat kahit nakasurvive na kayo sa bulutong para yung mga susunod na generation ay hindi natatamaan ng bulutong. Ngayon lang, nawala tayong pera, tiis-tiis muna. Yan, anong magagawa ko? Eh, merong mabilis talaga mag-produce. Silipin din natin to nandito. Kagandahan ngayon, dalawa na yung na-hatch nila. No, nakaraan, isa lang. No, itong grizzle lang na nag-iisa na to. Yan. Yung kasama ng mga puti sa grow out. Kaya ako lang siya iniwalay. Kasi nagulat na lang ako na pisana. No? Hindi ko nabantayan na mapipisana pala yung itlog. Akala ko bagong itlog pa lang. Yung pala, nag-i-incubate na sila at successful yung pagkaka-incubate nila to. Tara, silipin natin itong mga to. Actually, yung unang clutch nito, sablay. Tapos yung pangalawang clutch nila, isa lang yung nabuhay. No? So, ito si Clover at si Pita. Dalawa yung na-hatch ngayon eh. So, sana naman makasurvive itong dalawa na to. Ang galit pa yung parents. Yun. Dudukutin din natin yung isa. Dalawa kasi ito. Oh, mukhang ito yung hen. Mas maliit ito ng konti, no? Naku, may sugat sa ilong. Hindi ko nakita. Natapakan siguro nila. Buti nakasurvive ito. Ayun, oh, may damage yung ilong niya. May sugat sa ilong. Ayan, ayan. Sugat yan. No? So, hindi ko alam kung paano ito nasugatan. Tigrisa, umiiyak. Ayan, oh. Yung aso natin na bantay, umiiyak. Eh, matandang bantay natin. May sugat pala to sa ilong, no? Nasugatan sa ilong. So, hindi ko alam kung paano to nangyari. Pero sana maging okay siya, no?
So expected natin dito meron na tong damage sa ilong. Sugat ba yan o feeds? Ah, sugat nga talaga. Sugat, ayan o. Natapakan ito o nakagat ng kung ano. Hindi ko alam pero sana naman gumaling, no. So ayun. Ang galing niya, nakasurvive siya. So uli na natin agad. Hindi natin patagalin. Balik na tayo sa video, let's go. So ang ganda ng head structure niya, smooth na rin, no? Kahit papano, pero hindi pa kasi kompleto yung balahibo niya. Tsaka ito napansin ko, isa batok niya, oh, tignan nyo. Ayan, grizzle yan, yung ganyan na batok, yung mga konti pa lang yung lumalabas eh. At yung tuka niya ito, pantay din, kaso tinumbuan ng bulutong sa ilong. Meron dito sa liig eh, ayan o, oh. Saan na ba yung sa liig mo? Ayun, meron sa ilalim ng bunganga niya, ayan o. Oh. Posibleng nakagat to ng ipis, wala naman surut dito sa amin eh. Pag nahuli natin yun, surbul yun. So yun na yung video natin, no? Pinakita ko lang yung inakay na to. No? Thank you so much sa panonood. Hindi ko nakapatagalin. Ako nga pala si Mastong at itong Wires TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.